Good morning, everyone. Good morning po ako ng mahaba. I'm very happy to be here. I'm very familiar with this place. I used to serve here, Tito, when I was with the SDDs 20 years ago. So, for your information, mga madre, nakalagay dito kay Sister Salud. Sister Elenita, yan. Iba naman ano kaya mababasa ko dito. Heart disease. Osteoporosis. Arthritis. Mayroon akong pinag-misahan. Ang nakalagay ay general. I was curious. Anong general ang sabi? Akala ko may position general. Eh kaso maraming general. Sabi ko, posible na maraming general. Sinanong ko, Father, ano? Ma'am, what's wrong with you? Father, lahat na, wala ulo ang pampaa. Oh, kaya pala general. General healing. Sabi ko, kailangan mo ng overhaul. Tinanong ko siya kung ilang taon na. You don't want to, you don't mind. How old are you? Father, I'm 94. So, dapat lang pala general ang inyong ama. Itagay din ang akin. Malabo na ang mata, hina na ang pandili. Masakit ang tuhod, masakit ang palakang, masakit ang likod. Ang sabi ko sa kanila ay, at your age, ma'am, hindi naman sinasabi ko, hindi ka nagagaling. Magpasalamat na lang tayo sa Diyos at buhay pa. But our God is such a good God. Ano nakalagay dito? Father, with the undersigned, represents the high school class of 1958. Diyos ko, pinuwenta ko ito. Mas matanda pa yung lahat sa nanay ko. At nakalagay dito, and we are all nearing 70 in age, trying to go old gracefully. Sabi ko, matagal na healing ito. Kaya po ako dumating ng maaga. Baka po magutom ang iba. Baka magutom lalo-lalo na yung mga may diabetes. Ako po ang masisisi. And by the way, our God naman ay mabait. Nagpapagaling. Nagbago tayo ngayon pagalingin. Ang isang bagay na sinasabi ko sa kanilang lahat ay ang maramdaman natin na mahal tayo ng Diyos. And that is the beginning of healing. And I want you as well to appreciate who you are. Sa edad nyo ito, kung kayo mga lola, yung iba ay ako nyo, at hindi pa nyo kayo may kaunting tampong, may galit pa rin, hindi masaya, hindi fulfilled. It's sad. So, ayaw naman po na Diyos tayo maging sad. I want you to let go everything and enjoy the remaining time of your life. Ginawa na ng Diyos lahat at ginawa niya ng lahat. Wala na kayong gagawin pa kung hindi magpakyot na lang. No, umumiti. What I'm saying is, it's not time for you to be ambitious or an overly achiever. Hindi rin panahon na yun para ikaw ay mag-ministered. Dahil nangyari na yan 60 years ago. It's time for you to, I like the way you read it again. I want you to try, you're trying to grow gracefully. Alam mo, gusto ko yan, salita yan eh. Paano ba mag-grow gracefully? You can only go grow gracefully when you grow in peace with the Lord. Meron pong, siguro hindi nyo ito katapasin, lumapit sa akin. Father's promise, i-pray over mo naman ang aking mistake. Kami bakit? Kasi sana matanggap niya na ako ay may cancer stage 4. Pero hirap-hirap akong tanggapin na iwanan ko siya. Sobra ka naman magmahal.
Huwag kang mag-alala magpapadasal ako sa Diyos na mauna-amis ka. Ay, ayaw mong iwan. Pag-pray mo, pinamauna, ang mister mo. Ay, Father, walang sakit. Ay, siya ay stage 4 daw, nag-metastasize pa ang cancer. You know, 2 months after, bumalik sa akin, Father, tama ka. Nauna nga ang asawa ko. So, sinisigaw ang aking sarili. Bakit ko lang sinabi pa yun? I learned something, you know, it doesn't necessarily mean you're sick, you're going to die. Marami akong kilalang may cancer hanggang ngayon, buhay pa. Marami naman akong kilalang walang sakit, patay na. Tingnan nyo nangyari sa tsunami. No, sa Japan, what I'm saying here is, kung alam kung ito ay huling araw ng ating buhay, ma-appreciate natin ang every minute of it. The reason why we are not every appreciating the time that God has given us. Because we think and we thought we will be here forever. And we have control over our life and you have control over your husband. Ito mga graduate ng SSPA, sana natuto kayo sa mga mother ito. Ano kaya natutunan ng mga ito sa mga mother? Ay! Hindi maging controlling, ha? Ang mga babae ay magmamahalan. Anyway, yun ang sinasabi ko rin na may nagpa-pray over din naman sa akin na isang babae na umiiyak. Sabi ko, bakit ka naman iyak ng iyak? Nadidepress dahil. Tapos naman lang na madidepress mo sa hirap ng buhay. Akala ko sa hirap ng buhay kaya nadidepress. Paalam ko kung bakit nadidepress. Wala akong boyfriend. Sabi ko, hindi ako ang dapat puntahan at wala akong may advice sa iyo kasi ang kilala ko either praise o may asawa na. Sabi ni Father, please tulungan mo naman ako. Ayaw ko mag-isa. Oh, sige, pag-pray kita na sana magka-boyfriend ka. Kung i-pray over ko na para magka-boyfriend, she opened her eyes. Sabi ni Father, I think I know bakit ako dalaga pa. Kala ko sasabihin dahil may mukay siya siyang pagkantan eh. Father, I think niya wala na niligaw sa akin kasi mataba ako. So, ano gusto mo gawin sa inyo? Pwede ba i-pray over mo akong pumayang? Sabi ko, Diyos ko po, ang dami mo namang ipinagagawa sa akin. So, ano pa, bilang pare, sumusunod sa mga gusto ng mga penitent. So, sabi ko, tatanong din ako sa Diyos kung paano kita papapayagin. Nagdasalan ako, so I pray. Sabi ko, God, please tell me what to tell to this lady, very desperate. Inspired naman ako ng Diyos. Nung pinreopen ko siya, sabi niya Diyos sa akin, ito ang sabihin ko. So, yun nga, sinabi ko. So, pinilawan ko, huwag kang kumain ng madami. She left. Nung umalis na yung babae, medyo malungkot. Sabi ko, sana hindi ko na uli makita. Aba, after 6 months, nakita ko uli. Payam na, may boyfriend pa. Sabi ko, hindi ko nakilala. Sabi ko, oh, bakit? Father, thank you so much. May boyfriend na ako. Sabi, sino ka ba? Ako si Cecil. Hingi sa inyo ng boyfriend. Na gustong kumayan. O, ano nangyari? Father Suarez, miracle. Would you believe, after I pray over me, tumi ako kakain, na alaala kita. Na wala na ako ng gana kumain. You know what? I learned so much from that. Ang Diyos natin talaga marunong alam ang ipinagagawa sa atin. It's talking in a very simple, concrete, and doable way. Yung sasabihin ng atin ng Diyos, yung kaya natin gawin at makakabuti sa atin. The question here is, it is a big challenge for us to do the will of God. Precisely because we have no time listening and talking to Him. Kaya galit na galit ang Diyos eh. This is an evil generation.
Kung ano-ano hinihili, kung ano-ano hinihingi. We only need one thing. The best thing to do in this world is to do the will of God. Yan lang kagustuhan ng Diyos ang gawin mo. Sa araw na ito, maraming bubulong ang Diyos sa inyo. Huwag kang mag-alala. Huwag kang matako. Huwag kang magalit. Huwag kang masungit. Be merciful. Be loving. Be forgiving. Yan ang mga sasabihin sa atin ng Diyos. Something that will help us to grow spiritually. Something that will give us peace and joy. Something that will help us to grow gracefully. Paano ba hindi nagiging nagkakaroon ng tinatawag na ungrateful heart ang tao? Sabi ko, ano pong misa ito? Father, misa ng pasasalamat. Ay, salamat! Pero each every mass is a thanksgiving mass. Because it is Eucharistia. From the beginning, gusto ng Diyos tayo maging grateful. Alam niyo po, kung ako po ay nag-start mag-pray over ng tao, malaman mo na ang pinakamahal pala, the most expensive things to do ay ang maging maganda. It's not cheap to be beautiful. Hindi po pala madali ang mapanatiling maganda. At napakaraming tao pala spend so much money to be beautiful. Ano naman tayo mga Pilipino, hilig sa blessing. Ako pare, wala naman akong alam tungkol sa mga kababaihan. Hindi ko naman tinatanong kung anong pinagagawa nila sa buhay. So I'm not interested in. It's not my business. One time, nagbe-bless po akong bahay. Isang babae na kung may attention. Hindi po ako mag-uusik ng tubig. Yung muyo ko. At may kamay sa noo. Sabi ko, baka ito ay nakapasukan ng demon. Yun ang aking mga iniisip. So I was curious. Sabi ko, ma'am, may tatanong lang ako. Bakit tuloy kita bibisitan ng tubig? Yung muyo ko pa. You bowed and with her hands in. Sabi niyo, Father, pasensya ka na. Kasi iniingatan ko ang kilay ko, mukhang magutol. Paano mapuputol ang kilay? Hindi lahat ng kilay. Totoo! May pain na kasulat ang yan, Father. Oh, sorry. So, in order for you to grow gracefully, you have to accept yourself. You need to appreciate you the way you are before the Lord. And that is healing. The most painful thing that's going to happen to a person ay pag hindi mo nagustuhan ang inyong sarili na bigay sa inyo ng Diyos. At pag hindi nyo nga nagustuhan yun, ang number one healing, hindi kayo mahihihil. Hindi kayo mahihihil. Why you're not going to receive healing? Because magre-reject ka. Because your body nakaka-feel ng rejection. Hindi kayo magiging grateful. So please, sa edad nyo ito, wala kayong pwedeng panuhin pa. Tanggapin nyo na lang. And that is healing. Kapag ka tinanggap mo yan, like what I did with myself, I'm not perfect. I grew up in a very cruel environment. I will never forget when I graduated from high school. Why? Napaka-insecure. I was an insecure young man. Kasi ito naman, kung ano-ano sinasabi ng tao tungkol sa akin when I was growing up, kasi hindi proportion na akin. Iyan. Ako'y maitim. Ako'y pinaka-pangit sa pamilya na sinasabi nila. So I was so insecure. Until one day, I started reading the Bible. And in the Bible it says, and I believe in the Bible more than anyone else, that I am precious and beautiful in God's eyes. Isaiah 43. And I took it
as my medicine. Ang pinakikinggan ko na ngayon ay ang sinasabi ng Diyos tungkol sa akin. Bakit napakahalaga ng salita ng Diyos? The Word of God heals. Ang makakapagpagaling ngayon sa inyo, hindi naman ang touch ko. I have no power. But the message that you're going to receive and bring it home with you, yung dadala-dalakin niyo, yun ang healing. Kaya nga, before we receive Jesus, ang sinasabi natin eh, this is the love of God, yung sinasabi ng Christ. Anong sabi ng mga tao? Lord, I'm not worthy to receive you, but only say the word, and I shall be healed. Powerful. Salita ng Diyos ang kailangan. Hindi chismis. Hindi word of discouragement. Hindi word of accusation. Hindi word of judgment. The word of God is the one that's going to heal us. Heal your hardened hearts. Heal your callous soul. Heal your confused mind. It's going to heal your darkened and blackened heart. Yun ang makakapagpagaling sa'yo. Tatanggalin ng Diyos. That's my prayer for you more than anything else. Na sana mawala yung mabigat na nararamdaman ng inyong dibdib. Mawala yung tinatahong na tako sa inyong pag-iisa. Mapatawad nyo yung nakaraan. It is about time for you to let go and let God. Katulad ng aking ipinay-pray over na hindi makalakad-lakad. Ipinay-pray over ako. Ipinay-pray over kong isa ng lakad. Naingit yung katawin. Father, it's not fair. Bakit? Bakit hindi mo rin ako palakarin? Sige nga, itatry ko ulit. So, pinag-ray over ko, Diyos ko, tagatak na ang paus ko, hindi pa makalakad-lakad. Saan ko, ma'am, dasal ko na ang buong rosaryo, marami pang naghihintay, sorry. Pero hinihigit pa rin yan. Hindi kita paalasin, Father, I want to walk too. Sabi ko, wala akong maisip na iba. May galit ka ba sa puso mo? Tumingin siya sa akin, Father, there's nowhere else to give. May mother ito pa. Jesus, bakit? Kasi yung aking mother ito, pakialamera. Nung nag-asawa lang kanya, hindi pa ako matanggap-tanggap. Hindi po siya ilaw ng tahanan, siya po'y anay. So sabi ko, kung tingin lang po, hindi na naman bata. Sabi ko, nasaan ang mother ito mo ngayon? 30 years na ba ang patay? Ay Diyos ko, ilan sa atin ang ganyan? You know, I'm saying this to you. Help you. This is what God is telling us today. Please forgive. You don't need unforgiveness in your heart. You deserve to be happy. You deserve to go gracefully. And that is the beginning of healing to each and every one of you. God bless you.